peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatsoever things are pure, whatsoever... Sabay-sabay tayo dyan. Ready, go. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on those things. Apa? Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do. And the God of peace shall be with you. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong mga salita again sa part ng passages na nag-aaralan namin ngayong gabi, Panginoon. Very famous, but and yet, nakita namin ngayon yung context, Panginoon, at especially yung application ito, Lord, sa amin sa church. So I pray kayo pong gawa sa amin. Kayo malulati. In Jesus' name, I pray. Amen. Ako po na po. Good evening po sa lahat again. Tayo sa Philippians 4. Kailan linggo na tayo? So, sa isang chapter, dalawa, no? So, ilan na? Anim. Pang-pito na to. And then, next week, isa na lang. So, ang title po nito is Moderation, Peace, Rejoicing, and Virtues. Napakarami kasi dito eh. Pero makikita natin ngayong gabi yung context niyan. Okay, kasi mga sikat po yung mga yan. Yung 8, and then 7, madalas siyang kinukot in isolation. Ayan, 8, ganun din. 6, and then lalo na to, kanta to, di ba? 4. And then, yan. Okay. So, ngayon makikita natin ngayon yan. Doon may preaching tayo dito. So, umpisa na natin. So, nakita natin last time. Isa-isahin ko lang ulit para ma-review natin yung ating context. Especially sa ating series. Ano yung chapter 1? Sino nakakalala? Magaling. May price. Hindi. Philippians 1a, ano? Sinong magaling? Wala. Sige. Ano yung pinaka ano natin doon? Team. Title. Wala. Okay. Approve things that are excellent. Okay. So, maganda eh. Ibig sabihin, yung mga bagay na sino na kasi naka-online kayo eh. Then, by life or by death. So, matindi rin. Then, 3, yung 2A, without rebuke. And then, holding forth the word of life. Then, 3A, that I may win Christ. And then, last week, the high calling of God. Napakaganda. Kaya nga, hinahati natin ng ganyan para parang halos alam mo na yung buong context ng Philippians. Amen? So, ngayon, medyo mahaba kasi madami dito na tackle. Kaya again, ang title natin, Moderation, Peace, Rejoicing, and Virtues. So, ngayon, ito naman, matapos na yung chapter, or matapos na yung book. No, dati, wala namang subdivision ng chapter. Pero matapos na, kaya may naalala lang si Paul. Kasi sabi ko sa inyo kanina. So, naalala niya, anong tawag niya sa mga taga-Philippians, mga kapatid? Una, kapatid. Pangalawa, sabi dyan, dearly. Ang sinabing dear, ano yung sabihin nun? Di ba yun yung mabilis na bakbo? Yan. Ano? Mumunti. Dear, isin, dear DM. Ano yung sabihin nun? Yan. And beloved. Ganun din, no? Hindi lang, and long for. Ano yung long for? Namimiss. O gusto ko lang yung makasama. My joy. Aking kasiyahan. Eh, yung crown. O, meron kayong pwedeng ano dito kasi iba, ay, puro dear na lang tawag nila eh. Iba, dear. Iba, heart, sweetheart. Iba, beloved. Ayan, pwede nyo. Long for. Crown. Pangit. Hindi ka natawa ko, di ba? Pero, ito po yung mga tawag niya. Ibig sabihin po, na gusto kong sabihin ngayon ay mahal na mahal ng lingkod ng Diyos yung mga kapatid. Amen? At ganun din tayo. Nakikinig ba?
O andito lang kayo, wala lang. Yung sinasabi ko kasi po, sa church, always remember, importanteng organization to, lalo na sa Diyos, at ang Diyos may kalaban. So, ang kalaban ng Diyos, gusto tayong pagguluhin. Okay? So, hindi tayo ma-fulfill ang kalooban ng Diyos pag watak-watak tayo. Amen? At pwede niya tayong sirain, madali lang. Pag hindi tayo nakikinig, hindi tayo, ato na sinabi ko kanina, di ba? Ito, may nagisigawan daw dito, sabi ko. O nga, narinig ko minsan, ganyan. Yung iba, minsan magkakapamilya pa. So, ba't ganun? So, isa sa mga dapat matutunan natin, kahit nga hindi natin kapamilya, hindi mo kilala yan, pero minsan kahit ano, ganyan tayo, minsan mas mabait tayo sa ibang ano, tao, di ba? Sabi nga nila. Kasi una, hindi mo masyado nakilala, hindi ka rin kilala, so wala kayong past. So, pero lalo na, kailangan, mag-asawa. Nakakita ba yung asawa nagsuntukan? Nabanggit ko lagi sa inyo, di ba? Si... Marami pa dyan. Yan nga, lagi kwento ni Pastor eh. Pero yung sa modern era kasi natin, naalala ko si lagi si Raymar, tsaka si, ano, si Claudine, malamat. So, ganun yan, pag hindi niya alala. Sa church, ganun din. Kaya nga, may mga kwento sa church ito. Mamaya, ito nga, nabanggit dito yung... Kaya, mabanggit nga mamaya itong UDS. Hindi natin alam kung anong basa dyan. Mukhang parehong babae ito. UDS and Sintiki. Kung ano man ang tamang ano dyan, basta yun. May dalawang tao daw na ano yung beseech? Okay, ano yung beseech? Beseech. Pinapakiusapan. Apostol, pinapakiusapan. Sino anong klase ito? Kasi ang tawag dito, ang talagang kwento po dito, kahit mga pastor yung sinasabi, balikan ko lang po yung chapter 2, ha? Sabi din dyan, naalala niyo sa chapter 2, verse 3, sabi doon, let nothing be done to strive for vain glory. So, andun talaga po na may nag-aaway sa church. Ba't ganun, eh? Ganun yung tao. Kung ano man yan, hindi ko sinabing ano yun, ha? Hindi mawawala. In a way, hindi mawawala, pero dapat mawala. Ibig sabihin kasi, parang mga bata, tinuturuan yan. Pero pag tumanda na yan, naturuan sila ng tama, kung dati silang paalaw-away, diba yung mga bata, ganun eh, katulad kanina, mayroong nabangasan, ganun talaga eh. Pero ang saklap naman yan, kung binata na yung dalawang yan, nagbabanatan pa rin, yun ang masaklap. Dapat habang naglumalago tayo, natututo tayo, na kahit galit ka, kailangan minsan pigilan. Kung nari nga, nahataw ka, hindi naman pala sinasadya, sinapak mo na. Hindi lalong lalala yun. O kaya sinigawan ka, yung pala, medyo mainit lang yung ulo ng panahon na yun, dinibdib mo naman, gagante ako di. Ano mangyayari sa atin yan? Tama? Kaya si Paul talagang pinapakiusapan niya na siguro matindi yung nangyari dito sa dalawang to. Okay? Kaya sabi dyan, ha? Anyway, natuloy ako eh. Pero basta ang gusto ko sabihin dito, mahal na mahal ni Paul yung mga kapatid, kaya ang dami yung tinatawag. Kaya sabi dyan, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. So, ibig sabihin, pag may nagawa daw sila, either kasalanan or nalaglag sila kung anong masamang gawain, sila ay parang hindi na kumapit. Pag sinabing stand fast kasi, is talagang pag stand, nakatayo, pag fast, mahigpit. Okay, ganun po yan. Actually, observable sa mga churches. Bakit nagkakagulo? May ibang, mahal sila nung likod ng Diyos, pero sila, hindi sila nagmahalan. Like na sabi sa inyo, magkapatid, nagsuntukan. Sino sa palagay niyong apektado doon? Bukod sa kanila, sino yung nalulungkot talaga? Yung magulang eh. Ano ba nangyari dito? Pinapakain kayo ng gusto, pinag-aaral, tapos kayong sa dalawa kayo magsusuntukan. Yung kalaban natin dapat nasa labas. At di nga rin natin inaaway nasa labas. Pero kayo dapat magkasundo. Igalo sa church. Naintindihan niyo ba? Basta wala nang alam. Ngayon nga, sana nga wala nang ganun sa atin. Kaya nga inaaral natin. Pero nangyayari yan kasi nasa Bible. At huwag nyo naman sana yung kwento nga ni Pastor, nalasabi ko na sa inyo yun, di ba? Hindi na sinabi, hindi pinangalanan ni Pastor, pero nalaman ko rin kasi sinabi sa akin. Siya pa yung nagkwento eh. Ay, anong klaseng utak meron ito? Sabi nga ni Pastor, talagang nabastos daw siya eh. Kasi magkamag-anak, nag-away sa anak ni Pastor, sabi niya. Asal na asal yung Pastor ngayon, ginagawa niya, hindi ako nag-iisip. Hindi man lang kayo nahiya.
Parang ganun. So, ganun tayo, nakakahiya tayo kung magkapatid, nagsuntukan. Sino sumuntok sa'yo, yung kapatid? Naintindihan nyo ba? O, alisin natin suntukan, yung ibang bagay naman. Sabi sa Bible, ha, may suntok ng salita. Alam nyo ba yon? Sa mga basa yon? Jeremiah ba yun? Sa Isaiah? Tingnan natin, ha. Ang naalala ko. Limutan ko eh. Ayan, hindi ko mahanap. Basta, mayroon sinasabi dito na yung, kasi minsan mas masakit yung sinabihan ka ng malala, di ba? Or siniraan ka, paano yun? Nako. Ang hirap nun, ano, ibalik. O baka mali yung aking, ano. Ayan, okay, sabi dyan, no? Come and let us smite him with the tongue, and let us not give heed to any of these words. Iba pa nga ito, eh. Ano pa akong isang naalala eh. Anyway. So yan, balik tayo dito sa ating ano na. So huwag kayo mag-aaway, lalo na yung nagtatanim ng sama. Paano yung pag talagang sinabihan ako natin, baho na mahininga mo, hindi sakit ng ano mo ngayon. E di mag-toothbrush ka na lang, tapos. Ngayon, kahit masama yung naamoy mo sa kapatid mo, huwag mo na lang din. Diba? Sabi nga, regaluhan mo na lang ng sipilyo. Magkano lang po sipilyo ngayon sa Lazada? Kahit isang dosena na bigay mo, makukuha niya na yung message. Amen? Kaya sabon, shampoo. Ako, tipid ko sa shampoo. Kasi nakaruhan ko ng tubig. Amen? So, ganun niya, pinapakiusapan. Kasi nga, mahal sila lahat ni Paul. Kaso sila yung nag-aaway. E sabi dyan, that baby of the same mind in the Lord. So, natake lang po natin yan dito, again, no? Sa chapter 2, that ye may be like-minded, having the same love, being of one accord, one mind. Ibig sabihin, nagkakaisa. Parang kunwari, alam mo, pwede pag-awayan natin. For example, yung isa, gusto ng prito, dapat ang ulam natin sa Linggo. Kaya sa banquet, kung saan man yan, gusto ko prito, para masarap. Hindi, mas maganda, may sabaw. Tama ba mag-away pa dun? O paano kayo magkakasundo? Pwedeng dalawa, pwedeng next week, prito, next week naman, ano, di ba? Dali lang yan eh. Kailangan nyo lang mag-usap at yun nga, ang utak mo, dapat ang church ma-edify sa ginagawa ko, hindi matisod. Di ba? Lalo, mga adult na, mag-aaway, ganun, di ba? Ganun yan, pati mga pastor. So, sana nakukuha nyo po yung sinasabi natin, totoo po yan. Lahat na nabasa nyo sa Bible, lagi nyong intindihin, hindi po ito sinasabi dahil wala lang. Okay? Eh, wala lang. Di ka mag- okay lang na hindi ka batiin yan. Di ka magpansinan. Okay. Makakasama pa rin yun. Kasi makapansinan yun. Batiin ka kapansinan. Di ba? Oo. Hindi maganda. Okay? So, as much as possible, especially mga bata pa lang kayo, alam nyo na to. Eh, paano kung nakakasal talaga siya? Lakas bang asar eh. Intindihin mo lang. Ngayon, kung talaga sumusobra, sabihin mo kayo, pasto, para madil natin. Amen? Kasi ako, naiintindihan ko kayo lahat. Isang tingin ko pala sa inyo, alam ko na eh. Kung saan kayo nang galing kasi, alam ko na yan eh. Kaya, ako yung, kung hindi nyo na kaya, ngayon, huwag lang ibang lahat ng bagay sa akin. Anyway, tuloy natin. And I entreat thee also, through your fellow, help these women which labored with me in the gospel with Clement also and with other my fellow laborers' names in the book of Ephesians. Maraming bagay. So again, ang ibig sabihin lang yan, kanina, beseech ngayon, entreat, isa lang po yun. So sabi dyan, ay nakausap niya yung mga, pag sinabing yoke fellow, ito yung mga kamanggagawa niya. Ibig sabihin, alam nyo, si Paul ay naglilingkod sa Diyos. Hindi madali, may sakripisyo, matabaho. Amen? So kaya ang gusto niya makasama daw sa ministry, sino? Mga karnal ba? So, nananawagan siya kung sino man sa inyo na medyo nagmamature na sa pananampalataya, kailala nyo na yung sarili nyo. Parang gano'n, parang last time nga, nananawagan ako sa inyo, di ba? Natulungan nyo yung maglinis dito, meron namang nag-respond. Tama yun. Amen?
Kaya sabi, ito naman, ganun din naman, mga kababaihan naman. So, nakita niya ang kababaihan, napakalaki na ang ginagawa sa church. Kaya si Paul naman, bilang siya yung leader, alam niya rin na huwag niyong hayaan lang si yung isa lang lagi yung nahihirapan. Amen? Tapos tayo dito kasi nandito lang tayo sa chapter 2 eh. Tingnan niyo. Sa chapter 2 ng Philippians, binababalikan mo yan. Sino yung mga ano doon? Binanggit doon na dalawang tao. Alala nyo? Yung muntik mamatay. Namaya, babanggitin ulit. Si Epaphroditus, hindi si Timothy. Masabi ni Paul, yung utak ni utak na ni Timothy. Ganun din sa Epaphroditus. Ganun din naman, muntik ka namatay. Kasi nga, sobrang sipag. Eh ngayon, kung tinutulungan natin yung isa, hindi siya magkakagano. For example na lang, example, kunwari, yung may masipag dito, kunwari si Rain. So si Rain yung maglilinis, siya yung magsusundo, siya yung ano pa, magluluto. Gusto niya, ang gagawin niya, kaso problema, magkakasakit yan. Tapos yung iba naman, rice please. Sunduin niyo ako ha, ang oras na. Eh si ano pala, naglilinis pa. Sandali lang po, tinetext na, tinatawagan pa. Magkakasakit yung tao talaga. Amen? Kaya sabi dito, eh tulungan nyo na lang. Sinabi pa si Paul dito, kasi kayo, kulang kayo sa paglilingkod eh. Eh yung isa tuloy, nabibigatan. Kaya babalik tayo dito ngayon, kasi sabi niya, tulungan nyo naman yung mga babae na naglilingkod katulad ko. Okay, obviously, iba yung ano ng babae ha. With Clement also and with other fellow laborers. So kanina, laborer, fellow laborer. So ganyan po sa church ha. Huwag kayong aasa dito para kay mga boss. Ngayon may mga church na ganyan kasi nga hindi totoong church. Gusto lang nila maglagay ka doon. So ayaw nyo maglinis, ayaw nyo mag-soul winning. Okay lang yan. Kami gagawa niyan. Basta lagyan nyo ng ano yan ha. Mag-tights lang kayo. Ganun. Sa atin, sabay. Nag-tights ka na, naglilingkod ka pa. Matututo ka talaga. Hindi ka rin manginahin sa pera mo kasi alam mo exactly yung gano'ng kahirap. Gawin yan at mag-train ang mga gagawa niyan. Hindi ka maitiso, hindi ka manginahayang dyan. So, ganun po yung balance yan eh. Kaya tayo ganun. Ngayon, kung dumating yung panahon na medyo may ano na tayo, pera sa church, pwede naman yun yung iba nag-hire kasi. Pero kapatid din, binabayaran nila. Pero sa akin talagang maganda yun. Trabaho ka, the same time, magpapastol ka, may trabaho ka na rin. Tapos, talaga independent kasi pag hindi yung iba dito sa church na, alam mo na, yung nag-support, yung pastor, tapos hanggang umalis, yung pastor palit, hindi mo aawayin yung pastor mo, di ba? And tama naman hindi aawayin, pero minsan, kasi parang mo na siyang, ano eh, parang mo na siyang boss na ewan eh. Hindi ka na makakalas, may bali siya talaga, hindi mo masabihin kasi siya yung kapasweldo sa iyo eh. Yung sinasabi ko sa inyo. So kaya, napakaganda na tulungan lang tayo. Amen? Isa pa, magtutulungan kayo. Kung hindi kayo magtulungan, hindi kayo maging close, hindi kayo maging close, mahihirapan din sa ministry. Diba? Hindi rin maganda yung samahan nyo. And then, tayo-tayo lang magtutulungan dito. Maniwala kayo. Pag hindi kayo nagtulungan, hindi maganda, pare-pare tayo mapapasama. And then, hindi maganda yung patutuon natin, hindi mautuwa ang Diyos natin, hindi tayo i-bless ng Diyos. So, paano yan? Hindi nyo ba? Sino dito may kagalit dito? Taas nyo na yung kamay nyo. Bilis, aminin nyo na. So, pero nangyayari yan, sana wala. Ngayon, kung meron nga, isipin nyo na lang ganito una, yung tatay natin, ayaw niya ng ganun. O, ba't mo gagawin yan? Ang hirap pakiusapan eh, lahat tayo ganun. Makita nyo naman kung paano tayo nag-umpisa dito. Diba? Mas lalo ako kasi, kaya nga salamat doon sa'yo, sumusuporta. Minsan, kayo na yung gumagawa ng dapat kong gawin kasi hindi ko rin kaya lahat. E paano pag naasar pa sa akin? Hindi na mag-church. Hindi kaya minsan, kayo na yung sumita. Para at least, saan nyo lang asar, di ba? Oh, ganun din. Yan ang totoo, pero hindi, ginagampanan din natin yan. Sige, tuloy lang natin ha. So, sabi dyan, whose name is in the book of life, okay? So, nakita doon, malinaw yan, mga sa church, mga ligtas lang. Amen? Huwag kayong makikipag, parang si Abante, ganyan yan eh, nabanggit ko na naman. Kasi yung balita ko sa kanya, nakipagtulungan niya kung kanika, politiko eh. Wala siya pa kailang kung ano, sabi niya, baptist siya, pero, ngayon, okay naman niya mapagtulungan sa ibang bagay, pero, pati daw sa ministry, nakipagtulungan siya eh. So, hindi tayo ganun. Sa ministry, mga ligtas lang, okay? Lalo sa church, para sigurado ka sa church.
Ayun. So, after noon, sabi dyan, rejoice in the Lord always and again a sin. So, ngayon, pag ikaw ay maayos na yung mga, imagine mo nga, may kagalit ka dito. Umakapag-rejoice ka ba? Naglilingkod ka sa inyo. May hirapan ka, nakikita mo lang mukha niya. Asal ka na eh. Intindihan niyo ba yun? So, i-deal niyo yan. Kung anong kailangan niyong gawin. Hingin mo sa Panginoon yung wisdom. Okay? Meron yan. Meron laging paraan. Kaya nga sinasabi dito, always remember, pag nakita niyo sa Bible, inuutosan ka ng Diyos, ibig sabihin, pwedeng mangyari yun. Pwede mong ganapin yun. Okay? Ganyan po ang Panginoon. So, yan. So, kung maayos ka na sa church, kaya kung inaaway ka, eh, sabi nga nila, take the high road. Ibig sabihin, ikaw yung maging mature, ikaw yung umintindi sa kanya, galit siya sa'yo, ikaw hindi ka galit sa kanya. Markahan mo lang na ito, mayroon to sa atin. Mag-iingat ako ng konti dito. Pero, tratuhin siya ng maayos. Para, lalo, pagkapatid ha, obviously, wala yung reprobates dito. So, kaya mga pag-rejoice ka, inuutusan tayo dito mag-rejoice. Kaya nga lagi sa inyo, pag kumaaway tayo, simpleng bagay, kaya lagi tinatanong kayo kanina, eh, basta malungkot ako, eh, magiging plastic naman ako pag sinabi ko masaya ako. Edi, okay, tama naman yun. Kaya gawin mo, kung paano ka magiging masaya. Kung ligtas ka, ano pang gusto mo? Gusto kong maging mayamang pastor eh. Sino bang ayaw? Ako pala. Hindi, sakto lang. Di ba? Hindi kasi pag... Ganito yan, ha? Kunwari ay... Bigyan ang illustration, sasakyan na lang. Ito nga, malakas to. Itong mahina. Ngayon, kung ito hindi na-drive mo, hindi na kayang gumanon, ano gawin mo? Totodo mo pa. Bukod sa mahihirapan ka, yung sasakyan mo, baka maano ka pa. Kasi hindi ka maging masaya. So, ina-expect mo, naka-abutan mo yung 2.8, 2.5 to. Ito, 1.6 eh. Tapos, ang gusto mo, abutan mo. Hindi ka magiging masaya una, hindi mo kaya kung sakali man na machambahan mo. So, what? Ganon din sa buhay. Alam mo na, pinanganak ka, kunwari, hindi ganon kakatalino. Gusto mong, ano yung binigyan talaga ng Diyos ng matalino. Hindi ka magiging masaya, di ba? So, kaya dito, pag sinabing rejoice in the Lord, kaya nga sabi in the Lord eh. Ang Diyos ay patas. Siya'y nagbigay ng talino, ng ganda, kung ano man yan. Sa Kanya ka, magiging masaya. Ibig sabihin, pag nakita mo yung iba, matalino, okay lang yan. Salamat sa Diyos, matalino siya. At least, hindi tayo lahat ganito. Ganito, katulad ko. Something. Diba? Ganun yan. So, pwede mong gawin yan. Kaya sabi, and again, I say rejoice. Andaan nyo yun. Pag hindi ka nag-rejoice, nasa church ka na, malungkot ka pa. May kailangan ayusin. Amen? Pinapahirapan mo isang leader. Diba? Malungkot talaga ako eh. Ayusin mo nga. Kaya next time, alam mo na ng ganun, ayusin mo kung ano yung problema mo, panalangin mo. At kung kailangan mo ng tulong, may ka ng tulong. So, tapos pala tayo sa isa. Sa rejoice. So, meron pa dito isa. Nabanggit na natin ito kayo kung naalala niya kay Baptist Day. Diba? Sabi dyan, let your moderation be known unto all men, the Lord is at hand. So, kung meron tayong bilang mga Kristiyano, ano yung gusto natin makita ng ibang tao? Mayaman tayo? Tingnan nyo nila kung nasa Facebook feed nyo tsaka ng ibang tao. Ano yung binibida nila dyan? Iba na, sobrang patalinuhan, pasosyalan, napuntahan, ito yung boyfriend ko, ang pogi, ano man niya, anak ko, ganyan, natalino. Ano yung binibida daw na apat natin? Yung gusto natin malaman ng mga tao. Malaki yung church namin. Ganun ba? O, yung iba naman, oh, napakatabang mo! Yung iba naman, pag nag-preach, ay, ang galing mag-preach yan, ang lamig ng boses. Yung iba naman, pag ano naman, pag awita naman. Anong gusto ng Diyos malaman natin? Ng ibang tao, I mean, about us, na ginagawa natin. Magaling tayo, matataas ang boses, ano? Kasi bihira po itong mga ganito sa Bible eh. Napansin ko lang ito kasi kakaiba ito eh. Alam niyo moderation? Moderation. Eh ang talagang ayaw natin kasi gusto nasa gitna lang yan eh. Gusto lagi nyo madalas extreme. Then, napakatapang mo, napakabilis, napakabagal. Gusto ng Diyos dun sa moderate. At paano malalaman ng tao yan? They don't care. Kunwari, ganyan ka lang ka, ano, sakto ka lang. Hindi ka masyadong mayaman, hindi ka rin mahirap. Yung bang gusto ng tao, hindi. Pero yun ang gusto ng Diyos. Ganon din yan. Hindi ka, ibig sabihin, hindi ka madalas, mabilis magalit. Hindi ka rin
Todo naman talagang wala, hindi na galit yan, todo ah. Kahit asarin mo. Kaya, hindi, dapat sakto lang. Yung lagi natin ginagawa ito, balance. Mayroong, ano sa, may, ano tayong balance eh. So, yan ang gusto nating mangyari sa atin. Kaya, again, nabanggit natin yan kay Baptist Day. Kasi nga, yung mga Baptist, hindi natin kayo. Hindi natin kailangang magmalaki. Wala tayong pagmamalaki. Nang we don't have to be proud. Kaya nga mga Baptist Day daw. We're proud to be Baptist. Sandali, parang ano yan. Ang mga Baptist, humble yan. Hindi nila hinahayaan na makilala sila for the sake of what? Ano? Kami ang pinakamagaling. Hindi nga rin eh. Ayun, kaya napahamak siya. Hindi pala siya magaling. Nalaman lalo ng tao na syunga-syunga. Kasi nga, iba daw yung ano eh. Iba daw yung palyabot tsaka perfect eh. Iba naman talaga yung spelling, pero sa context ng binasabi niya, pareho yun. Infallible, hindi nagkakamali, perfect, walang mali. O, may pagkakaiba, hindi, pareho pa rin. Tandaan niyo po yan, kung may gusto tayong malaman ng ibang tao, at talagang actively, ito, yung, ito kami! Ano kayo? Moderate kami. Tandaan niyo po yan, yung sabihin, hindi ka madaling maasar, hindi ka rin nagpapa-under naman. Ganun. Or talino naman, hindi ka na masyado nagpapatalinong para magpapansin, hindi ka rin bobo. Okay? Sakto lang. Eh, ba't may the Lord is at hand? So, pang ano yung parang inaway panakot or pang ano, ang tawag dito, pang exemplify or parang warning sa atin. Kasi pag puro ganyan ka naman, natin masyado ang sipag mo, nakalimutan mo ng ano, yabang mo naman, darating ang Diyos, yung sabi niya. Siyang mag-uusga, yun ang ibig sabihin nun. Ganun din naman, pag tatamad-tamad ka, ay ako, hindi ako masyado masipag, hindi naman papansin, tamad-tamad ka naman. Wala ka halos nagagawa, konti-konti lang. The Lord is at hand. Darating na siya, anong ginagawa mo dyan? Eh, humble lang ako eh. Iba naman yung humble na tamad, iba naman yun. Amen? Ako, tahimik lang ako eh. Tumahimik ka pag kailangan mo, tumahimik pag kailangan magsalita, magsalita ka naman. Diba, like ko inaari mga bata, normal sa mga bata kasi minsan hindi na talaga sabihin. Pero, at least magsalita ka, pag nalaman mo mali ka, at least alam mo mali ka, iwasan mo yung mali ka. Ganun yung mga bata, hindi mo tayo dito inaari. Kapag tinanong ka, at least alam ko nasaan ka. Ay, naikinig pala to. Ay, ito, hindi naikinig ha, sabi ko lang, hindi. Okay? So, moderate. The Lord is at hand. Kasi sinasabi niya, malapit ng Panginoon, pagdating niya, siya ay mag-uusga. Hindi siya darating lang, wala lang. Okay? So, alam natin yan. Next, di ko na time yung sarili ko, pero tapos natin ito hanggang 9. Ito, very famous din. Pakibasa niyo pa, abang may inom ako. Ready, go. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your request be made known unto God. Okay, memory verse po natin yan, ha. Ano sabi, be careful for nothing. So, ito yung medyo iba yung usage ng careful dito. Sinabing careful, ibig sabihin masyado ka nag-aalala. Yun ibig sabihin mo sa context ng Bible, ha. So, ibig sabihin ito, kaya dapat mag-pray ka. Pag nag-pray ka, hindi ka nag-aalala masyado. Kasi alam mo, nasa sa Diyos na yan, eh. Siya ang bahala dyan. Yung iba kasi dyan talaga nangyayari. Eh, bakit wala ka na naman sa church? Kasi baka, ano eh, nagkatrabaho ko, eh. Baka wala ko yun, eh. Bakit di ako nagtrabaho? O, tama naman yun. Pero, wala ba ibang oras? Ay, ano ako ng boss ko, baka ano ako, may ibang boss dyan. Huwag kang masyado mag-alala. Sabi dito, huwag kang mag-alala masyado. Actually, hindi nga masyado eh. Pag sinabing for nothing, huwag kang mag-alala sa kahit ano. Matindi yun. Eh, anong gagawin ko? Mag-pray ka na lang. Amen? Marami nang aaway sa'yo. Naku, wala ako dito, patay ako dito. Inaabangan ako dun. Hindi na mag-church. Ha? Bayaan mo Diyos nung magulpi ka at sinubukan mo kaysa naman, ano ba? Saka may ibang para, magsabi ka dyan, magsama ka dyan, o ano man yan. So, manalangin ka, paalam mo sa Diyos yung kailangan mong ipaalam. So, ba't may with thanksgiving pa? Ganyan po sa Panginoon, kahit sa atin. Ibig sabihin, huwag ka namang hingi ng hingi. Pasalamat ka naman, pag kailangan mong pasalamat. Kasi, makapansin niya kahit tao man yan o Diyos, kunwari, yung isa talagang hingi ka lang ng hingi. Eh, bigay naman ng bigay. Ah, napansin ko, di naman talaga pasalamat. Amen?
hindi siya gagana, bigyan ka naman. Ang Diyos, ganun din. Tao, ganun. So, tandaan po natin yan. Amen? So, sabihin, ito yung kailangan ko. Ano naman yung pwede kong gawin? Ako, ganyan ako eh. Nakakahiya naman, kaya yung last ano namin, sabi ko, gusto, salamat po, mayroon, ano, ano yung pwede ko naman gawin sa inyo? Yun ang iniisip ko lagi, para makatulong tayo, mayroon naman tayong something may tutulong. Amen? Kasi ayaw nila eh. Pero may pwede. Huwag ganun po kayo. Minsan ha, tip ko sa inyo para maganda. Huwag walalahanin nyo kung sino tumutulong sa inyo, magulang nyo. Minsan tanong-tanongin nyo rin, ano yung pwede kang magawa sa iyo? Magugulat yan. Ang ganda nun, kahit saan. No? Kahit saan. So next, so natapos natin po yung moderation, natapos natin yung title natin, moderation, peace. So may peace na kanina, pero meron pa yan later. Ah, ito pa lang ngayon. Okay? So pag ginawa mo daw yung mga bagay na yon, hindi ka nag-aalala, pero nananalangin ka, ano meron ka ngayon? Pag nag-aalala ka, wala kang kapayapaan, di ba? Ano kayong mangyayari sa akin? Kaya yung mga nagbibenta ng insurance, nako, iniiwasan ko yan eh. Kasi lahat, lahat ng kinakatakutan mo, kahit di mo pa kailangan katakutan, sasabihin sa'yo, eh paano pag namatay ka? Eh paano pag nagsagasaan ka? Eh paano pag nawalang ang tabaho? Eh paano pag na-COVID ka? Eh, walang katapusan yun. Kaya yung mga plan doon, oh. Kaya kayong mga nag-aalala ng insurance, talagang nakatabit na rin eh. Anong gusto mong plan? Anong kaya? Ah, ito yung coverage lang, nahihilo ko pag gano'n eh. Ewan ko nang tingnan. Pero yung isang muntik ako nang patulan eh. Kaso, ewan ko na, sabi ko. Gusto mo ng kapayapaan, ano? Panalangin mo. Gawin mo siyempre yung kalooban ng Diyos. Kasi yung kalusugan natin, yes, walang nakakaalam niyan. Ngayon kung talaga may sobra-sobra ka, sige, sure. Huwag ka lang masyadong nakaano naman dyan. O, kuna mo, pati aso mo, kinuha naman insurance. Diba? Yung iba may ganun, ewan ko, totoo yung na ano ko, ewan ko nang banggitin eh, pero basta may parte siya ng katawan na in-insure niya, mga ganun pa eh. Ewan ko. So, sa Diyos mo, ila ano yan, amen? Ilapit. Amen? Amen. So, mas matapang ka, may kapayapaan ka, katulad niyan, sa'yo, matapang tayo sa ating ano. So, minsan, iniisip ko rin, meron ako nakikita ngayon na parang pinagpala eh. Post lang po sa Facebook eh. Eh, napakayabang naman nung nasabihin, praise the Lord! Meron kaming bagong ganyan. Tapos mamaya, iba na naman, may bago na naman. Ba't mo kailang sabihin? Ano yung isip ko doon? Malamang sinasabi. Diba, sino madalas magganyan? Kung may friend kayo, di ba, mag-networking? Ah. So, bag nila, nire-require sila noon. Oh, paano mag-ano yung mga interesado yung mga kaibigan mo? Kaya nga, di ba, nagpapapicture din naman pala sariling sasakyan, di ba? Ayabangan yun eh. Yung iba naman, malala. Talagang pera. Ewan kung talaga sa kanila yun, ibang level na po yun. Pinipicture yung pera. O, gusto mo magka-pera, nabanggit ko sa inyo yung last time, yung Yahoo na, no? Kilala ko dati, gusto ko ng pangalanan eh. Pero wag na. Pero yun, ganun na rin, malamang. Pera-pera yan eh. Itong isang dati natin kakilala, hindi ko muna pangalanan, pero puro ganun, praise the Lord. Meron siyang, ayaw mo kung sa kanya yung sasakyan, sabay-sabay eh. Inakabahan ako, baka naabante na rin yun. Malamang. Kasi ganun daw yun, bibigyan ka ng, tutulungan ka daw. Kaya ngayon, pagyayabang mo yun, kasi nga, gusto mo rin may magtanong. Paano ka nagkaroon ng ganyan? Wala ka naman tabaho. Ay ba tayo napunta doon? Yun, sa kapayapaan. Pag ikaw nag-compromise sa ministry, for example, ganyan, magkakaroon ka ba ng kapayapaan nun? Alam mo na kaya ka nagkaroon yan. Alam mo yun eh. Hindi ka nalalangin sa Diyos kung nag-compromise ka dyan. Tayo na, pray lang tayong pray. Alam mo, darating yan eh. Kung kailangan natin talaga, alam mo ng Diyos, kailangan mo, karapat-dapat ka na, kaya mong i-handle. Darating yan, automatic yan. Nasa Bible yun. Kaya hindi ka nag-aalala. Hindi ka rin mandadaya. At pag mayroong pumasok dyan, for example, si Abante, nilapitan ako. Ganyan-ganyan sa atin. Nasa bahay ka lang. Anong gagawin natin? Anong kailangan nyo? Anong gagawin natin? Yung iba doon, babait na yun, parang aso na yun. Hindi tayo ganoon. Kasi sa Diyos tayo, nagtitiwala. Amen? So, ganoon tayo. Andan nyo po yan. Kaya itong bagong mag-asawa, kaya sinasabihan,
Ang hirap ng buhay, basta eh. Sino bang wala? Sabi nga, lahat tayo nag-umpisa dyan yan, kahit sina Brad. Lahat yan. Ang nakatakot kasi sa atin, pag yan nga, pag masyado tayong tumutok dyan, nahihirapan ako. Unang lapit ng pagpapala dyan, hindi ka nagtiwala sa Diyos, para matay ka na. Jokes, di ba? Salamat nga, dito kayo eh. Yung jokes sa inyo, di ba? Kaya hanga rin ako po sa inyo eh. Amen? Pero, yun nga, mahaba ang labanan. Amen? Masaya dyan, pag talagang ganyan kayo, unti-unti lang. Magtiwala kasi yung may kapayapaan kayo. And then, ito pa, kasi sabi ko kanina, alisin muna natin nasa parenthesis, ha? And the peace of God shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Again, ano yung keep? Pananatilihin. Nakakita na ba yung taong panasiraan ng ulo? Diba? Kasi lagi, pera, wala akong pera. Ganyan yung ano na, alala ko yung taong yun eh. Puno ganun. Isip-isip ko lang, paano magpapalain ng Diyos to? Puro reklamo, puro wala kaming ganyan. E pag manggagawa ka, puro ka ganun. May edify ba yung ano? Ganyan pala maging Kristiyano, ganyan pala maging pastor, ayoko na. Isa yun actually sa dahilan, bakit ayoko ng pastor? Kasi puro ganun. Nakakatisod. Eh, wala kaming ganyan. Tapos medyo sabihin pa, kulang yung support ko. Imagine mo yun, ako kahit sa bus ko, hindi ko sabihin, kulang yung sweldo ko. Doon yung iba, ganun. Kung di sabihin sa bus, nasa ibang tao. Huwag na huwag niyong gagawin yun. Actually, nakakahiya kayo. Kasi titignan ng iba, yung iba either maawa sa inyo, iba, yung matatawa sa inyo. Eh siguro, ganyan lang ang kayanan mo, eh. Bakit ka nagreklamo? Ganun yan. Never kayong ano, magreklamo sa buhay, sa ibang tao. Nakakatisod, lalo pag pastor ka ngayon. Kaya parang nakikita ko na sana hindi naman, pero mukhang ganun na nga. Biglang may sasakyan, may malaking church, tapos, naku, patay. Ah, kinakabahan na ako, hindi naman ganun ka. Diba? Anyway, sana hindi, no? You know, diba? Yan, so, ibig sabihin, pananatilihin nga, pag ikaw daw ay humingi sa Diyos, talagang sa Kanya, hindi kung kaninong, ano, ha? Kaya yun ba yung matatamis ang salita ng mga yan, eh. So, may kapayapaan ka, at pag may kapayapaan ka na nanggagaling sa Diyos, pag sinabing keep your hearts, ibig sabihin, hindi kayo madaling maloko. Yung hearts, ibig sabihin, yung emotion mo, ibig sabihin, mayroon na ministry. Pag narinig ka doon ng demonyo, tsaka nung mga kampo ng demonyo, opera natin to ng ano, hindi niya matatanggihan. Kasi emotional eh. Kahit hindi ka looban ng Diyos, patay ka na dyan. And mind, okay? Alam ko mali yan, pero ano eh, alam ko siya rin yung nagsasabi sa akin dati na si, ano, ganun eh. Na, yun nga, binibigyan daw ng church. Alam ko siya yun eh. Siguro, nakakilala siya. Kaya, pag hindi ka, ano, sa ganun din, nagne-networking din yun. Atay na. Ayaw magtrabaho ng maayos. So, ngayon, walang kapayapaan, bandang huli, yung puso at isipan, hindi mapanatili. Hindi yung panatili, sabihin, secured, in proper place sound. Okay? Pag hindi ka na ganyan, patay ka na. Problema na yan. Ngayon, balikan natin yung kaninang parenthesis. Ano yung sabihin nung which passeth all understanding? So, noong unang basa ko dati dyan, parang nagpapasa ng pangunawa. Pwede rin yun eh. Pero ang mas ano pala dyan sa King James, pag sinabing passeth, yung sabihin, lagpas. Yung sabihin, hindi mo naintindihan. Hindi mo kaya intindihin yan. Amen? Kaya sabi nung sa ano rin, sa 1 Peter 3, ang ating ano, 3:15-16, diba? Sabi niya, yung hope that's in you, yung hope na nasa iyo, hindi naintindihan ng ibang tao yan eh. So, dapat humble ka lang, handaan, paghandaan mo lang yung mga sasagot mo sa kanya. Ganun yan. Hindi, ibig sabihin, yan kaya si soul winning, mayroong mga pang ano yung mga yun, may mga pang gulpi di gulat ba na statement eh. Paano yung ganyan? Pag hindi ka nakahanda doon, maaasal ka na. Bandang huli, ano mangyari sa'yo? Ayaw mo na mag-soul winning kung ganyan pala, ganyan din pala. So, dapat nakahanda ka doon. So, yung sabi yung keep your
hearts and minds. Okay, naglabo-labo na tayo dito, kaya sana naintindihan niyo. Okay, una, dapat humingi ka sa Diyos, may kapayapaan ka ng Diyos, yung kapayapaan niya, hindi mo maintindihan madalas. Lagpas eh, lagpas. Later mo naman maintindihan, ah, ganun pala yun. Okay? At ang mangyayari dyan, kung may kapayapaan ka ng Diyos, pananatilihin niya yung iyong puso at iyong utak, pag-iisip. Hindi kayo malilito bandang huli. Diba, katulad niya, Mr. Baptist Day nga, na sabi ko lagi. Ang talino daw niya, siguro matalino siya, kaya ba din niya naintindihan, dapat niya maintindihan. Hindi na panatili yung mind. Kasi may konti ditong compromise, bandang huli, natuluyan na ng compromise. Alam ni Solomon, di ba? Matalino ni Solomon. Paano siya malaloko? Matalino ka. Si Solomon, paano naloko si Solomon? Kilala ni Solomon? Pinakamatalinong tao na nabuhay, except kay Jesus, of course. Ang talino niya, no? Sinulat niya yung Proverbs, Ecclesiastes. So, paano maluloko yun? Iba ang pinanloko sa kanya ng kalaban. Anong pinanloko? Hari siya. Pag hari ka, matalino ka pa, maluloko ka ba noon? Hindi na, talino mo, sobrang talino mo na eh. Pwede pa rin. Ginamit sa kanya ng kalaban, babae. Kasi sa panahon nila, yung mga hari lalo, yung babae sa kanila parang gamit na lang. Kasi, kapangyari siya, matalino. Sino magbabawal sa kanya? Ang Diyos eh, hindi nga niniwala iba sa Diyos eh. O, paano yan? So, naloko rin siya. Okay? Kaya huwag tayong, ito, gusto kong banggitin, pag may decision kayong gagawin, tapos wala kayong kapayapaan, mag-ingat kayo doon. Ano yung, for example, sa Mother Church kasi maraming gumawa nun eh. Sabi ni Pastor, kailangan mo mag-abroad, di naman ata eh. Lalo yung, mayroon doon isa, babae. Babae, pupunta Middle East pa. Ngayon yung iba, nung okay, lalo pag skilled. Eh kaso, hindi skilled. Naku, yari ka dyan, sabi. Wala dito si Daddy, pero alam ni Daddy yun. Yung mga ano daw, yayariin ka talaga. Yun, nangyayari, exactly. Ang buti nga, nakasurvive naman, buti hindi umuwi ng nasa kabaong. Pero traumatic yun. Guruin mong na-rape ka dun sa ibang bansa. Eh, mas maganda pa dito ka na lang. Diba? Ba't gusto, kailangan yun? So, pag wala kang kapayapaan, parang malito ah. Kaya may aasawain ka, kunwari. Parang kasi pogi. Pero parang sabi ni Pastor, wag daw. Hindi, ano na yun? Wala na magkakagusto sa akin iba eh. Sabi. Masabi mo ba yun? Oh, ano mangyayari? Ganun po yan. Pag wala kang kapayapaan, mag-ingat ka. Malamang sa hindi, mali yan. Amen? Hayaan mo munang dumating yung kapayapaan kasi sinuguro... boto na kung, for example, yung mga mahal mo sa buhay na maayos, ha? Tsaka yung church. Pag church na nagsabi, okay yan. Pastor mo, walang problema. Go. Nako, malamang sa hindi okay na yun. So, hindi rin lagi. Pero yun na yung dapat inahanap mo na approval. Amen? Okay. Ito na, finally na. Tapos na tayo. So, natapos natin yung kapayapaan. Ano yung kanina natin? Moderation. Then, rejoicing. Last na to. Yung virtue, pag sinabing virtue po, maraming bagay na maganda yan. Ibig sabihin, ito yung mga bagay, kaya isa sa mga series natin sa ating preaching, mga virtues. Diba, mayroon tayong series na kasalanan na dapat iwasan. Mayroon tayong virtues na dapat magkaroon tayo. Ibig sabihin, magandang characteristic to. Okay? Kaya ito, inisa-isa po dito. Sabi dyan, finally, gusto na siguro ni Paul na gustong isummarize siya na. Gusto niya mapabuti yung mga kapatid eh. Bigay ko sa kanila lahat ng dapat nilang mapasa kanila. Amen? Nantok na kayo, ako din. Pero ganun talaga. Mainig lang. Ayaw mo yan. Finally, matapos na to. Whatsoever things are true, ay, pag may isang bagay, ay, totoo yun ah. Kanina lang, may sinagot na naman ako kasi itong mga loko-loko talaga itong mga ano eh, mga globalist eh. Talagang may nirentahan sila na kesyo sinisiraan daw nila yung nilalabel yung mga conspiracy theories. Narinig yun na ba yun?
Ano sabihin conspiracy? Pag sinabing conspiracy, nasa Bible din yan. Ibig sabihin, nag-akuntsabahan. Ang theory naman, uy, siguro ganyan yan. So, pa sinasabi nila, pag ikaw daw yung conspiracy theory, loko-loko ka, parang ganun. Hindi, totoo yan. Gawang ganyan, huwag kayong ano, makinig dyan. Pag may nagsasabi na, uy, mayroon ako na si Bill Gates, yung bakuna na yan, dapat din. Hindi, totoo yan. Ang problema nila, isa lang tanong na tatanong ko sa kanila. Una, nangyayari ba yan? Na may mga mayaman nagkukuntsabahan para manlamang. Mayroon ba? Hindi nasasagot yun. Marami. Sa history, yun nga. Kaya nga may mga constitution tayo. Kaya nilagay yung mga batas dyan. Para maiwasan yan. Kahit naalala ko dati sa LTO lang. LTO, ha? Maliit na organization. Nung panahon namin, yun, dami yung pixel. Kaya ngayon, ang dami na nakalagay doon. Oh. Walang pixel. May mga, ba't kailangan ganyan? Kasi merong naluloko. Kasi sabihin nila sa akin, hindi, huwag kayong maniniwala sa mga may nagsasabing may nangaluloko. Ay, marami nga naluloko eh. So, ba't ganyan sabi yun? Kasi nga, pag may mga conspiracy theory, may sinabi to. Eh, kanino kaya makikinig? Paano yan? Tignan mo sino totoo sinasabi. Pag sinabi ng isa na, wala namang ganun eh. Hindi, pero may napapansin daw sila. Pakinggan mo naman itong isa. Ay, merong sinabi dito, na, yung bakuna. Ay, meron dito ng hina, may namatay, may ano. Tingnan ko muna kung totoo ba yun. Kung walang katotohanan, di wag mong pakinggan. Eh, pero kung may katotohanan, pag-isipan mo raw, bakit ganun? Men? Ano pa? Whatsoever things are honest, kalapit po yung true and honest. Sa may nagsasabi dito, mukhang honest siya. Tinignan mo, honest talaga. Pag-isipan mo yun, di mo baliwalain. Ganun din naman yung just. Parang pareho din. Pag sinabing just, balance. May ustisya. Bakuna naman nasa utak ko eh. Pero, sabi ka, ganun lang. Kasi yung contemporary ngayon eh. Sabi nitong ano, pag nabakunahan ka, namatay ka, wala kaming pananagutan. Just ba yon? O siyempre, hindi. O siyempre, isipin mo eh, bakit ganun? Kakampihan ko ba yung mga yan? Dapat hindi. Ano pa? Whatsoever things are pure. May shinel po ako na ano, bagong documentary. Napaganda. Panoorin nyo. Papanoorin natin dito yun sa Sunday. Okay? Hanggat bago. Doon nadaanan natin yun. Maganda makompile ulit. And then. So, salita ng Diyos, pure yan. Amen? Yun dapat lagi yung pag-isipan, hindi yung panluloko. Okay? Hindi, tayo naman yung manluloko sa kanila eh. Eh sigurado lulokohin ka rin nun. Pag tinanggap mo na yung ganong culture, nalokohan, isa ka pa sa lulokohin, gusto mo yon? Hindi, lulokohin din naman ako pag di ako nuloko eh. Okay lang, pag may protection ka ng Diyos, hindi ka manluloko. Magiging matalino ka, katulad nga yan. Perfect example yung bakuna na yan. Sabi nila, makawala kang trabaho pag nagano ka. Sabi nila, 30 yan ha, mga official yan. Hindi tayo pumayag. Ngayon, ano naman sila? Nagsisisi ngayon, nagpabakuna. So, puprotektahan ka ng Diyos, doon ka lang sa pure. And then, whatsoever things are lovely. Ito, magandang pambalance to kasi iba naman, mga Baptist tayo, dapat walang maganda dyan sa ano nyo, place. Dapat puro, ano, simple lang. Walang technology, walang, di ba? Pati suit ko, dapat simple lang. Ito na lagi suit ko. Walang maganda. Yung mga babae, ha, huwag kayong paganda. Plain lang. Plain, then plain. Papaganda, huwag kayo nagpapaganda. Hindi ganun sabi sa Bible. Amen? Amen. Sobra naman yung, lalo mga babae, kasi talagang paganda ang babae, di ba? Okay naman yung paganda. Huwag lang mo sobra din, napapansin. Iba naman yung papansin. Kaya magpaganda kayo, okay yan. Lovely, hindi lang po lovely na ano yan, ha, na maganda. Obviously, yung mga kaibig-ibig, katulad ng mga bata. Okay, sige. Bihisan mo ng cute na cute. Okay yan. Lovely yan eh. So, okay po sa Bible yan. Pag-isipan nyo kaya natutuwa din yung iba, ganun na yung mga sinesya, kahit ng paghahalaman, pagkain, ang ganda yung mga ganyan eh. Kasi pinaghahandaan niya yung asawa niya ng masarap na pagkain. Yung mga ganda, dapat nandun yung utak natin, hindi yung mga kalabisan. Amen? And then, whatsoever things are good report. Ano yung sabihin nun? Yung sabihin ng good report, magit ko ano sa bakuna na naman, di ba? Nag-report.
marami na namang tinamaan ng COVID. At ewan ko na kung totoo yun, ewan. Hindi ko alam, pero yun ang i-report ko ngayon. Kaya matakot na kayo. Meron na namang variant. Ito na yung pinaka-pinaka sa pinaka. Pero hindi ko sigurado kung totoo. Pero yun ang sabi nila. Good report ba yun? Actually, yung good report dito, naalala niyo yung mga isang mga... tawag dito. Mga requirements sa pastor, no, missionary. Ibig sabihin, ganun din. Good report. Ibig sabihin lang, kilala ka na maayos ka, hindi kayo kilala si Raulo ka. Yun ang sabihin ng paano. Ngayon, wala namang perfecto, di ba? Ibig sabihin, at least wala kang masasabi dito to. Loko-loko to na ingat tayo dyan. So, ganun din. Pag may nakita ka, kunwari, kaya ngayon sa balita, minsan okay din yan. Ngayon, iba naman, wala kang kwenta-kwenta. Pinakamagaling na, ano, ano yung mga nakakatawang report ngayon? Pinakamagaling mag-ballet, for example. Yung kanta, ano kanta? Walang kwenta, di ba? Kailan lang na panood ko yung ano, kasi lang, dumaan sa feed ko, nabangasan, kasi alam mo yung mga nagbabalay, pagalingan yan eh. So, nag-exhibition yan, di ba? So, yung mahirap na, ano, alam mo na, mabuti man lang kung single lang. Eh, kaso double sila, partner. Eh, mas magaling yun, kasi mag-synchronize yun eh. Ang problema, hindi niya natansya yung umiikot sila, gumaganon yung pao, tinamaan sa mukha ngayon yung babae. So, ang pangit, di ba? So, maganda yung ano eh, siguro maganda yung talent, ganyan-ganyan. Pero, yung iba naman, ang gusto kong nire-report, yung mga talagang hindik-hindik. Iwasan din natin yun. Okay, ako hindi ako niniwala sa mga, minsan yung mga reporter natin, yung mga yan, mga GMA, di ba napansin nyo, sila nag-focus sa masama. Kasi yung ibang detalye na hindi na pwede sabi, hindi na kailangan sabi, sinasabi pa. May lugar naman yun. Pero wag naman in public, di ba? So, kung gusto ko sabihin dito, yung pag maganda yung report talaga, ibig sabihin, maganda yan, magaling yan, may masipag, tapos pinagpala ng Diyos, doon tayo mag-focus, hindi yung pangit na report. Ito po yung... may mga nobelang ganun eh, nireport niya kasi yung isang babae daw na, kung nabalitaan niyo yun, talaga napakapangit pag ikaw yung nakapakinig ng report na yun, parang ayaw mo nang walang kwenta ng buhay, parang ganun sabihin mo eh. Kasi parang wala siyang pera sa probinsya, pumunta siya sa city, wala na nga siyang pera, kasama na lang niya yung aso niya, tsaka yung anak niya, kung narinig niyo yun, di iniwanan siya ng asawa niya, yung anak niya ay baby pa, humahanap siya ng trabaho, and iniwanan niya yung anak niya doon, tapos kinain ng aso niya, ganun. Ganun ko eh. So, pero, ba't tayo nag-focus doon? Kung tayo mag-focus, ang dami natin pwedeng focus na magandang balita. Amen? Marami dyan. So, yun po yung gusto ko lang sabihin dito, yung sabi ng Bible, kung ano yung magandang report, doon tayo mag-focus. So, sa church po yan mauipon. Amen? So, sinasabi natin dito yung mga negative, pero nag-focus tayo sa mga positive. Amen? So, pag may something na ano dito, alam, nakita nyo naman, medyo sinishield natin, pag di nyo naman kailangan malaman. Okay? Pero pag kailangan na, sabi din natin. Anyway, dating ko ha, yung totoo, yung honest, yung just, pure, lovely, good report, and then, wala na, tapos na. Pero meron pa. Yun lang yung mga example. Kaya yung mga nabasa natin yun, ang tawag doon? Virtue. Magagandang characteristic po yan. Ulitin ko ha, honest, true, just, pure. Yun ang pag-usapan natin. Kung natin pag-usapan yung kasiraan. Ngayon, minsan yung kasiraan, inuusapan natin, ulitin ko lang ha, pagkakaiba. Kunwari yan, si Banting ha. Bakit natin pinag-usapan yun? Kasi yung ginawa niya, makakasira pag hindi natin pinag-usapan. So, kailangan natin pag-usapan, may sira siya, well, deserve it naman. Pero, yung ibang tao ngayon, mag-iingat. Amen? Ngayon, yung ibang mga kasalanan, personal na kasalanan ng isa na hindi naman sikat, wala namang ano, natin pakialam doon, hayaan na natin. Ito din yung pagkakaiba. Masarap nakita yung pagkakaiba. So, mag-focus tayo sa virtue. At sinabi niya pa dito, if there be any praise, kasi may mga magandang bagay, kaya yan pinupuri. So, ang Diyos pinupuri natin, pero ibang bagay, pinupuri din natin. Amen? Pag talagang magaling eh, for example, si Timothy, si Epaphroditus, binigay yung sa kanyang
tama lang sa kanya. Okay? Pero wag nang every Sunday, Epaphroditus, puro ganun naman. Wag naman ganun. Tinataas mo na isang tao nun. Abusin na natin. Those things which you have both learned and received and heard and seen in me. Apat. Okay? Ganito po yan, ha? Ano daw yung dapat gawin? Kasi do, eh. Ano yung dapat gawin? Pag may natutunan ka, gawin mo na. Hindi natutunan ka, nasa utang mo lang. Alam ko, tama yun. Soul winning, maganda yun. Pag tinanong ako, maganda ba yung soul winning? Oh, syempre naman. Ginagawa mo ba? Ang tanong. Yung natanggap, ganun din yan. Mga natutunan or... Natulad, sabi ko sa inyo, yung... Hindi ako magpapalanig, pero totoo naman kasi. Alam nyo rin, sana alam nyo. Sponsor natin kasi kayo yung binigyan, eh. Kasi kinakwento ko kayo, eh. Sabi ko, ito, masipag po ito. Ito po, ganyan. Diba kayo? Kaya kayo may meron. Ako, wala. Okay lang yun. Natanggap, bibigay ko rin. Amen? And heard. Ano yun? Yung iba kasi masyadong mayabang kasi, kala mo... May binitawang statement. Eh, totoo naman. Pero narinig mo lang naman yun. Huwag mo na sabihin, alam nyo ba, ng King James Bible, ay pinag-aralan ko po yan. Ako, kaya alam ko yan, eh. Binasa ko yung Hebrew, pinagkumpara ko. And then, yun na yan. Kaya makinig kayo sa akin, ha? 40 years ako na gano'n. Alala ko na naman si Baptist Day. 40 years. So, tinataas mo yun. Hindi gano'n. So, pag narinig mo, sabihin mo yun kung sino kanino mo narinig. At mas makakabuti yun para sa ating lahat. Una, hindi ka mayabang. Pangalawa, hindi lang ikaw yung source ko. Siya din, ito din, ito din, ito din. Kaya papanood natin documentary sa Sunday. Ganun po yung makikita nyo. Na hindi lang sila yung magaling, marami nag-compile. Una, si Wycliffe, Tyndale, ganyan, ganyan. Tulungan po yun. Hindi isang bagsakan. Kaya binigay sa atin ngayon yung King James. Okay? At nakita mo. Yan, sinasabi ko rin. Dapat makita ng mga anak nyo. Ang sabi natin, maganda yung mag-soul winning. Nakikita ka dyan mga mag-soul winning. Kaya minsan tayo, nilalagay na sa Facebook yan, pero hindi lagi. Pero at least makita nung ibang tao na, ay, meron pa pala mga soul winning churches ngayon sa San Mateo. Amen? Di yung sa US lang yan, eh. Dito pala meron din. Amen? Kaya dito ngayon si Bayan, eh. Kasi nakita niya, ay, salamat, meron din pala. Kasi bihira na po yan. Kaya ngayon, gusto ko sabihin, ganito yan, mga magulang, pakita natin, naglilingkod tayo sa Diyos. Amen? Pakita nyo. Hindi yung sinasabi nyo lang. Maganda, magpunta sa church. O, tara. Hindi, ikaw na lang. Patay. Amen? Maganda yung bibig mo. Nakikita, maayos ka magsalita. Maganda yun. Eh, ba't ikaw namumura ka? Ba't ikaw naninigaw ka? Eh, iba ako eh. Ganon. Dapat makita, di ba? Ulitin ko, ha? Natutunan, tinanggap, narinig, nakita. Dapat ganun. Eh, maganda kay Paul, kumpleto siya, eh. Wala akong sasabihin kay Paul na hindi niya ginawa, eh. Ang tindi nga na nito ni Paul, eh. Di ba? Yung ibang apostol, nag-mission din, pero siya matindi. Natapos na po natin yan sa Acts, and then lagi natin binabalikan. Ano siya, sensitive siya, panawagan ng Diyos. Ito, usapin mo to, solvein mo to, pupunta ka din doon, preach ka din doon. Pag nabalitaan siyang lugar, may lugar palang ganun, puntaan nga natin. O yung soul winning tayo. Ganun siya. Kaya, at ganun din tayo. Amen? Amen? Ewan ko, pag may nasasabi pa kayo sa amin, sabihin nyo lang. Basta, bakit di tayo mag-soul winning araw-araw? Sabihin nyo, kung saan palagay nyo. Diba? Pwede naman. Ang sagot ko rin, alam mo na yung sagot ko dyan, diba? And si Brad, gusto mong soul winning. Ako din, gusto ko rin. Pero ang alam ko kasi dyan, ang sistema dyan, pag araw-araw naman, o naman, hindi ka na-excited, yung iba naman, masosobrang ko naman, lalo sa panahon ngayon. Ngayon, kung ako'y sinusuportahan ako, may nag-support sa akin na sapat, araw-araw, hindi na ako gatrabaho, sige, go. Go ako dyan. Pero alam nyo na, ang reality, hindi ganun. Walang magbibigay sa'yo nun. Doon, may kilala tayong ganun, eh. May kilala akong ganun, eh. Wala, huwag sa all-winning ka. Sarap ng buhay. Eh, well, di tayo ganun. Kaya, yan ang gusto ko sabihin, ha? Pag may kulang pa yung pag-usapan natin sa palagay nyo, ano sa palagay nyo? Basta, dapat may coil din tayong maganda. O, sige. Kaso, mga boses niya, parang nanggaling. Bibigyan tayo ng Panginoon yan, amen? Magatayin sa atin, tapos,
Pero ang lakas po kasi niya sa oras talaga, yung sabi ko eh. Kaya, eh siyempre, mamimili tayo ngayon, di ba? Kung ano yung mas importante. Dating tayo dyan, sa Moraya po, meron sila itong tao doon, grabe daw. Grabe yung talent talaga sa music. Eh, talagang mahahawa yung iba. Magaling dito, magaling dyan. So, pag nagkaroon tayo ng ganun, who knows? Tapos gusto tayong turuan. Matyaga, di ba? Why not? Pero hindi tayo mawala yung soul winning. Eh, meron pa tayong alala. So, ganun lang. Maganda dyan. Basta tayo dalhin ng Panginoon. Amen? Kasi ganun eh. Ganun ang ginawa ni Paul. Sensitive siya sa panawagan ng Panginoon at leading. Amen? So, natunan tayo. Ano ulit yung title natin? Moderation. Hindi ko rin kami. Rejoicing, peace, and virtues. Kompleto na. Ang ganda ng Pilipinas. Amen? Next week, tapusin na natin. Pero, next week, madali na lang. Giving lang yun. Ano gusto nyo? Giving. Ganda yan. Yung mga wala ba? Wala kayo next week. Giving. Sige, let's pray. Lord, maraming salamat po sa, again, patuto ni Paul. Na tinuturo, Panginoon, na nalaman naman namin na galing sa inyo. So, I pray, magkaroon mo ng ganong klase ng kapayapaan, Panginoon, dahil nagtitiwala kami sa inyo. May kapayapaan kami pag hiningi na namin. Kayo ang aming tatay, kayo pa mag-provide at hindi kami mag-insecure. At doon yung kapayapaan. Ganon din po yung rejoicing, Panginoon, of course, kung kami may kapayapaan, hindi kami insecure, hindi kami nag-aalangan, Panginoon, sa aming gagawin, mangyayari sa aming buhay, sa aming mga anak. Kami po yung makakapag-rejoice, Panginoon, na knowing na kami una ligtas, ang alawa ay pag kami naglilingkod, mayroon kami rewards sa langit, Panginoon, sa inyo at even sa mundong ito, Lord. Para ma-encourage kami, Lord, andun po yung promise niyo ng rewards at magpapala even sa mundong ito. Sa'yo pa rin doon, Panginoon, yung moderation, Panginoon, napaka binigyan niyo ng diin dito, yung moderation. Hindi kami mayabang, Panginoon, hindi kami insecure, hindi kami malaki, Panginoon, hindi kami masyadong mahina naman. I pray na maintindihan namin na kaya gusto niya maging moderate kami sa maraming bagay, sa paglilingkod even, dahil ito po ay makabuti sa amin, ito po yung balance na hinahanap niyo sa amin. At lastly, Panginoon, yung mga virtues na nabanggit, Panginoon, napaganda, doon kami mag-focus, yung ibang bagay na sa luwat doon, Panginoon, na hindi namin pansinin. So, doon lang kami sa totoo, sa lovely, sa just, at sa good report, Panginoon, yung lahat ng bagay na ato namin. So, kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.